Magandang araw mga kaibigan, ako po muli si Taong Gila, kumusta po kayo? Good morning mga kabusiness at syempre sa ating pong mga nanonood ng ating reaction video. Oy, salamat po! Thank you so much po sa inyong walang sawang suporta sa ating pong mga video. At syempre sa ating pong mga basher dyan, good morning po sa inyo, kumusta po kayo? Eh ito, pag-usapan na naman natin sa araw na ito mga kaibigan, ang pag-uusapan natin. Ito pong acting workshop na ginawa nila kabusiness. Tila umani na naman ito ng iba't iba at samusaring reaksyon. Ano na nga ba ngayon si Kabusiness? Tila good vibes na lang ba? Nakakalimutan na ba niya yung kanyang pag-charity? Well mga kaibigan, yan po ang tutumbukin ng ating reaction video. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko lamang po na sana po ay patuloy nating suportahan Kabusiness Official. Siyempre, ganoon din po si Papa Dins at ang Kabusiness Family. At huwag din po ninyong kalimutan pindutin ang subscribe button para kay Taong Gala. Nang sa ganoon, updated kayo sa ating pong mga reaction video. So yung mga kabusiness, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Bueno, mga kaibigan, ito na nga po, ito nga po mga nagdaang araw, mayroon pong videong pinalabas si Kabusiness. Ito po yung kanyang acting workshop, acting-actingan. Well, nung nakita ito at nakita ko, sinundan ko muli ang mga comment section, ako ay nagbasa, tila may natumpok ako dun, no? Maraming may ilang mga nagko-comment na wala na nga bang ma-content si Kabusiness. Tila good vibes na lang ba? Nakakalimutan na ba niya ang pag-charity? Well, una sa lahat mga kaibigan, gusto lang natin liwanagin. Yung pungpuntong yan, maulan. So therefore, sa hangarin ni Kabusiness na makapagbigay ng saya sa lahat ng mga Kabusiness official at sumusuporta dito, kailangan gumawa ng content na pwedeng kahit umuulan ika nga, ay maibigay sa tao. At syempre, ito po ang kanyang nagawa. Pero, isang katanungan, ito bang ganitong mga content ay makabuluhan? Ito kasi ang tinutumpok nila, tila binibigyan ng negatibong pananaw. Kumbaga, content na lang ang kay Kabusiness. Yung bang tila hindi importante ang ganitong mga content? Well, mga kaibigan, alam nyo po, kung atin pong papansinin, ang lahat po ng mga kumpanya na mayroong mga tao, mayroon po silang tinatawag na team building. Ang layunin po ng team building ay mabuksan ang mga kaisipan ng bawat isa para magkaroon ng harmonious relationship, camaraderie, at syempre mailabas yung talento ng bawat isa. Tandaan po natin, huwag nating kalilimutan na ang tao ay may laging dalawang taglay na kakayahan. Ito po ay ang negatibong kakayahan at positibong kakayahan. At ang ating mga kagawang ay mayroon din po nun. Kaya po para sa akin, sa positibong pananaw dito sa ginawa ni Kabusiness na acting workshop, ito ay kaparte ng team building. Pagpapalabas at pagsukat sa kakayahan ng mga kagwang, syempre, ang ating mga kagwang ay laging on-cam. Kasama at kaparte po sa mga vlog ni Kabusiness. At alam natin mga kaibigan, na mayroon tayong mga kagwang na dumadaan sa process of healing. Ito ay isang pamamaraan upang sa ganon ay mabuksan ang kanilang mga saloobin. At kita naman natin dyan, isang magandang produkto kung atin pong titingnan itong sibong. Kung dati sibong ay hindi nakakasalamuha, kung dati mahiyain, kung dati tahimik lang, ngayon sumasabay na sa lahat ng mga kagawang, hindi po ba? Sa usapin at parte naman ng pagtulong, alam nyo po mga kaibigan, ang kagawang ay kaparte sa mga programa ng charity mission ni Kabusiness. Marahil nakakalimutan ng lahat, itong si Bay Papaya, kung atin pong babalikan ang nakaraan, si Bay Papaya noon ay isang simpleng nagtutulak at nagtitinda lamang ng saging na nakilala ni Kabusiness. At dahil dito, mga kapatid, isang mahihain bay,
na-develop, sinama. Ngayon, tingnan nyo naman, isa sa pinagkakatiwalaan. Si Intoy. Alam nyo po mga kaibigan, si Intoy. Ituhong si Intoy, pumasok lang po yan noon sa isang negosyo ni Kabusiness. Katuwang lamang at katulong. Pero ngayon, ano na? Ano na ang katayuan ni Intoy? Kung dati isang mahihiyaing Intoy, pero ngayon, kita nyo naman, lumablabas ang kanyang talento sa pag-acting. Si Buknoy, kasama sa programa ng Kabusiness, at alam naman natin na talaga namang bumuhos ang biyaya sa kanya. Hindi na po natin isa-isahin ito. Pero ano upong pinupunto? Kaparte po sila ng programang ginagawa ni Kabusiness. At ang ganitong klaseng mga video ay isang pamamaraan upang ma-enhance ang kanilang mga kakayahan. Tandaan ho natin mga kaibigan, tulad ng sinabi ko kanina, kaparte sila ng vlog. At ang pagpapasaya ay kailangan taglay nila. Ngayon, kung hindi natin susukatin kung hanggang saan ang kakayahanan ng mga kagwang na ito sa pamamagitan ng ganitong klaseng acting workshop, ay hindi natin masusukat kung saan na nga ba ang kanilang mga kakayahan. So ngayon mga kaibigan, kung hindi gagawin ito ni Kabusiness, hindi niya makikita ang kakayahan ng kanyang mga kagwang. Tandaan po natin mga kaibigan, simpleng vlog lang po ito. Pero malalim po ang pakahulugan. Malalim po ang purpose nito. Although dinadaan lang ni Kabusiness sa ganitong pamamaraan, pero at least kahit papano, makikita natin kung ano, umasusukat natin saan na nga ba ang kakayahan ng mga kagwang. Sa kabilang dako mga kaibigan, may nakita rin po ako dito. Alam nyo po, kumbaga ito po ay dual na pag-aaral. Bakit kamo? Sinasabi ng iba, scripted itong vlog na ito. Well, normal po yun. Kasi nga po, acting eh. Paano dadaloy ang isang kumbaga series kung hindi mo ididirect? Eto, nakukuha din ni Kabusiness pagiging leader ng grupo. Sapagkat namamaster niya yung pagdidirect, yung pong isang maganda. Nagkakaroon ng panibagong talento si Kabusiness. Ayaw nyo ba yun? Huwag lang sana natin mga kaibigan haluan na negatibong pananaw. Tandaan po natin, ang Kabusiness family ay para siyang isang putahin ng ulam na kapag kinain mo, nandyan na lahat ng sangkap na pwedeng magpasarap. Pero, hindi natin makakalimutan, oo, ang sentro po ng Kabusiness family ay ang pagtulong. Pero sa ganitong pagkakataon na hindi ka naman makalabas, well, maganda nga po at nabigyan tayo ng kasiyahan na pwedeng magbigay ng good vibes sa mga manunood. Tandaan natin mga kapatid, ang mga manunood ng Kabusiness family, kadalasan o karamihan dyan ay mga OFW. Stress, pagod sa trabaho at naghahanap sila ng good vibes. Wala mang si Kabusiness maibigay na isang vlog patungkol sa charity mission dahil masama ang panahon, pero nabigyan naman niya ng saya ang mga manunood, which is good pa rin. O diba, mga kaibigan, lagi lang natin ipositibo ang lahat. Pero, syempre, normal lang naman. Lahat naman ng bagay ay hindi mo mailalagay na sangayayunan ka ng lahat ng mga manunood. Dahil tulad ko nga ng sinasabi, hindi lahat ng followers ni Kabusiness ay talagang solidong naniniwala sa kanya. Ang iba lang dyan ay nag-aabang lang kung kailan siya lalagapak. Sorry po sa salita. Hindi ko naman sinasabing ikaw yan na nanunood ngayon. Pero kung ikaw, aba, siyempre, baguhin na natin ang Steve. Alam niyo po, marami po siyang sineserbisyuhan at binabantayang mga tao. Uulitin ko, kabilang na po doon ang mga kagwang. Siya lang po ang unique na vlogger na nagbibigay ng pasahod sa mga kagwang. At malaking pasanin ito sa balikat. Ngayon, kung hindi gagawa si Kabusiness ng mga vlog na pwedeng magtuloy-tuloy syempre sa revenue upang sa ganun, ay mayroon naman tayong maisuporta doon sa pagpapasahod ng mga kagwang,
ay sa anahantong itong kanyang pagbablog. Open-minded lang po tayo. Maging bukas lang po ang ating isipan. Ano man po ang ihain sa atin ni Gabusiness, kung sakali mang hindi mo nagugustuhan, skip mo na lang. Pero naway, huwag tayong magbigay ng negatibong komento na makakalason sa kaisipan ng ibang tao. Dahil ang bawat komento na inilalagay mo sa comment section, refleksyon na inyong pagkatao. Sasalamin kung sino ka. Sasalamin kung anong klase tayong tao. Yan po ang ating pagkatandaan. Naway nabigyan ko kayo mga kaibigan ng munting kaliwanagan. Ako po naman muli si Taong Gala. At syempre, lagi lang natin suportahan Gabusiness Official at sigit sa lahat, si Papa Dins. Suportahan natin si Papa Dins mga kapatid. Maabot na kahit man lang sa ngayon ang kanyang 200,000 followers. Mahalaga po yun sapagkat siya po ang kaagapay ni Gabusiness sa pagpapatupad ng mga programa para sa laylayan ng lipunan. Hanggang sa muli po mga kaibigan, Taong Gala, paalam pansamantala.